Panginoon. Huwag niyo po kaming pababayaan. Iligtas mo po ang daigdig sa kalupitan ng panahon at sa pagkaganid ng aming kapwa. Araw-araw, ayon sa mga radyo't pahayagan, libo-libo ang namamatay sa lahat ng sulok ng daigdig dahil sa gutom, sa mga paghahamok, mga krimen, lindol, baha, unos. Kawawa po naman sila, lalo na mga bata at matatanda. Huwag niyo po akong aalalahanin. Sa katunayan, kung inyong mamarapatin, ay buong puso kong inihahandog sa inyo ang aking buhay at pagkatao. Kung makakatulong ng kahit konti sa ikapagtatagumpay ng katalungan at katibasayan dito sa daigdig. Taradon, mula yung bahay, baka makatama ka. Sa'yo, bayo eh. Wala akong bilip sa akin eh. Sinatamaan ko lang, kung gusto mong patamaan. Ang galing ko yata. Tulad ng isang araw, pwede mapasok ni Lola yung kunyoli sa karayom. Okay. Ang ginawa ko, binala ko ngayon dito. Ang alin? Yung karayom? Yung si Loler! Ah. Okay, ano nangyari pagkatapos? Tinira ko ngayon yung sila ulit. Pasok mo sila ulit. Sa karayom? Oo! Good. Ay, maniwala? Nakita mo yung buong yun? Oo, oh, anong gagawin mo ngayon? Magalit ka. Napaka makatama ka ng mga tao ron. Ako na ba? Tinamaan ko ba yun, ha? Tinamaan ko, ha? Oo, oh, tinamaan mo. Tinamaan ko nga tama mo. Huwag na! Ramon. Uy! Christine. Anong ginagawa niyo rito? Pinuntay namin ang ate. Oo nga, nandiyo pa kapilya. Nagro-rotaryo. Mamili kayo, ata? Oo, eh. Wala nga mabili sa palengke, eh. O, sige, Ramon. Ding. Ito, eh, binati tayo eh. Bastos naman kung di natin kakawayan. Aray! Susumbong kita kay ate! Ito talagang putong lupa na to. Ramon, ba't kinakausap si Christy? Binati kami. Tinanong kung anong ginagawa namin dito eh. Sabi namin, hinihintay namin si Narda. Masama ba yan? Swapang ka eh. Bakit ako naging swapang? May Nardang pilay ka na eh. Pati si Christy, pinakikilaman mo. Aray! Ano pala yung sinasabi mo? Talaga naman pila yung kapatid mo, ha? Babatukan ko ito, eh. Ang tira ito sa tebang pakibata, pinapatulan. Huwag ka maalam, bayaw. Alam ko ito. Bali ito, eh, bali siya. Tayo na! Loko ka, ha? Easy ka lang, ha? Wala sila, Nestor. Nagpapausok lang. Ang yayabang! Ang papangit naman! Sana, itirayin ko na. Naawa lang ako eh. Hindi ka na. Maganda nga po, kaya mo! Eh, paano gaganda ang hapon at sidating kayo?
Muntik na buhay, Rio. Nananahit ka dito sa bahay, dadalo ka sa katanong. Kain mo naman, oh. Hoy, 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 hoy. Hindi na pa yan. Madaling silid sa bulsa yan. Oh. Bago ka mo. Hinipitan ko itong garapo na ito'y madaling kupitin. Oh, bakit? Bakit? Nandiyan ba si Christy? Aba, ito yung tindahan. Ito hindi tanungan ng nawawalang kalabaw. Doon, doon kayo kay Tomas na butas-butas ng tindahan. Doon kayo, mamuisip. Huwag dito. Hoy, pare! Hoy, pare! Hapon eh, wala pinatang nangyayari ah. Hoy, pasuksok na araw. Eh, mag-iinuman sana kami. Oh. Eh, tila wala mapupulutan dito eh. Wala rin lang may natang mainom dito eh. Magbuti pa doon tayo kumatumas. Meron tayo ditong inumin. Pulutan. Ganun pa na naman eh. May pera ba kayo? Aba, 10 kabang palay ang binenta niyang kahapon. Dalampo! Dalampo! 30! Ang bait talaga pa ng ganito yung sinistor. Magagalan dito. Ito eh, kahit na nagdadakaw ng talumpok ng palay eh. Ito eh, talagang nagagasta sa batang ito. Eh, oh, ano ba natin? Serbesa? Ah, lamalgo, lamalog. Lamalog ka. Ayan, serbesa. Ilan? Ah, bigyan muna kami ng 6. Ah, 6 na kaon? Hindi ho, 6 na bote lang. 6 na bote? Hindi. 1 kaon, serbesa. Ah, Christy! Christy! Tay? Eh, may bisita tayo eh. Yung intindihin kung anong gusto nilang pulutan. Hello, Christy. Hi. Hi, Christy. Hi. Anong gusto niyong pulutan? Ang gusto ko eh, mami. Mami? Wala kaming mami eh. Hindi, yung mami mo. Si Joseph naman. Sit mo na. Oh, saan ka pupunta? Medyo, upo lang ako sandali. Napalakas yata yung tama sa dibdib eh. Oh, ito ng sirbesa. Alam mo, Christy, muntik ng gulpi ni Nestor, si Ramon kanina. Si Ramon? Ang pait-pait ni Ramon ah. Bakit? Tira pati ikaw eh, ibig niyang pakialaman eh. Hindi. Kaibigan ko lamang si Ramon at saka si Nanda. Yung isa pa, nagkasundo na sila. Nagtatanggol mo pa? Hindi naman sa ganon. Buti na lang, hindi kayo nagkaaway. Kung di, kawawa ka. Ngayon, makikita ko sa'yo. Hindi makakaporma sa akin yan eh. Nestor! Nestor! Ayan mo siya. Ano? Huwag ako sama. Sabi natin. Basta rin ba? Sabi, huwag sama!
matawal ang hiyak. Hoy! Anak ni Judas! Titiwan mo yung apo ko! Pinagtanggol ko eh. Ikaw pa magagalit. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Ininsulto ko na't lahat. Sinadya kang pansaklay mo. Ang lagay ba naman, magpapasensya pa ako. Palagay mo sa akin. Bakla. Aba, hindi ho, Mang Ramon. Lalaking-lalaki nga kayo eh. Hindi ba kayo pa nangahagad kanina para kayong rumentado? Paano? Nagsisitakbo. Eh di sana pinabayaan mo na lang sila. Ikaw tong gigil na gigil eh. Ikaw tong habol ng habol. Pinabayaan mo na tuloy akong nakalupasay doon. Para akong basang sisiw. Hindi naman sa ganun, Ling. Galit ako sa ginawa nila sa'yo eh. Kaya ibig ko silang turuan ng leksyon. Sige na naman oh. Huwag ka na magalit sa akin. Ling. Oo nga naman, Ling. Sige na, Ling. Ling. Regalo lang, Ling. Ano, Ling? Huwag ka makialam dyan, ha? Pag hindi ko nilingling yung leg mo eh. Ya, buti nga kayo. Ano? Sige na naman. Buksan mo itong pinto. Diyan tayo mag-usap sa loob. Ayaw ako makipag-usap sa'yo! Please naman, oh. Nek-nek mo! Sige, aalis na ako. Adios! Talagang aalis na ako. Nariyan ka pa ba? Sige. Uwi na ako. Pero... Uwi na ako. Eh, Lola, makikira na lang ako sa likod bahay niyo. Malis ka na! Oo, ikaw! Sige, Lola. Mananapat na lang ako rito sa tumana ninyo. Wala, sige.
babae ka. Ako'y hindi lamang sumagot kanina sapagkat kahanap pa si Ramon. Pero sobra ka na. Ha? Wala namang kasalanan yun tayo. Bakit mo pinagtabuyan na parang ketongin? Kaya laki-laking tao eh. Pero umuwi nang nakaiyukot, suusukot, suukot. Ano mo lang kasalanan? Hindi mo ba nakipagbasagulo siya? Oo ga, pero dahil sa iyo. Wala ho akong pakialam. Basta't galit ako sa mga taong hindi marunong magtimpi. Nagbubuhat ng kamay sa kanyang kapwa. Tara! Huwag kang mamakialam ka! Sige, sige, lumakang ka! Sige, tama na, tama na. Maupo ka rito at mag-usap tayong dalawa. Makinig kang mabuti. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba'y galit sa Diyos? Ang lola naman. Kasi, nakalimutan mo na bang si Jesucristo mismo ay natutong magalit at magbuhat ng kamay sa mga Fariseong usurerong napagpuan niyang nagagalakal sa handaan ng kanyang templo. Na ang mga ito'y kanyang pinaghahagupit at pinagtaguyan na paong mga hayop. Masama sa tao ang masyadong makitid ang pag-inawa. Nanting sa lahat ay itim lamang kulitim at puti kong puti. Mali yun na lahat. Sapagkat sinadya ng Diyos na magkaroon ng iba't ibang kulay dito sa daigdig. Nabigla lang naman ho talaga ako kanina eh. Ang totoo nung kalanelson ako galit eh. Kaya lang, sira mo nang napag-diskitahan ko. Siguro nga. Sapagkat, alam ko namang mahal na mahal mo siya. Sino naman mahal ka? Lola, kung sundan kaya namin ni Ding si Ramon, makikipag-ayos ako sa kanya. Oo, sige. Sige. Yan na. Ay, diyan nga pala sa tumana dumaan. Sige, Lola. Oo, sige. Mag-iingat kayo. Pinunong Elektra. Sa'yo, Noche. Opo. Mahia? Opo.
At ikaw, Oran. Opo. Ipahayagan niyong nadarama sa ugat buhay ng mga taga rito. Ang mga elementong pangkabuhayan tulad ng ating planeta ay narito rin. At tuloy ng lupa. At mga metal at mga iba pa nating mga hinahanap na dekas na yaman. Nagkakaisa ba tayo na ito ang planetang iuwi natin sa ating galaksiya? Kung gayon, ay kailangan malaman natin kung saan matatagpuan ang mga agham na makatutulong sa ating misyon. Magsipagtanong. Sino ang pinaka-agham dito sa siyensya ng lakas nuklear? Si Dr. Sarko. Saan siya matatagpuan? Sa Maynila. Sino ang pinakadalubhasa dito? Sa metal. Si Dr. Villafuerte. Institute of Advanced Metallurgy. Meron ba tayong espesyalista sa kemika elektroniko? Ewan. Sa paglalakbay sa kalawakan. Namumuno dito sa pagpapaunlad at pagbibigay na higit na halaga sa inyong sariling kultura. Si Dr. Anastasia Matrix. At sino naman ang namumuno dito sa pagising sa wastong diwang moral at pagpapatibay ng damdaming makatao? Si Dr. Jikiri Usman. Sino pang masasabi mo na mga pagbibigay ng tibay ng loob sa mga tao upang lumaban kung sino mong makapagtatangka sa planeta ito? Wala na akong masasabi. Ang dalawang hindi niyang binanggit lang sa ating hangarin. Kaya't ipadadalo ko kayo sa sinasabi niyang Maynila. Hanapin ang dalawang niyo. Matyaga. Maibalik ang kanyang ulir at maninakaw. Pagkat ako pong may kasalanan ng kanyang pinagkaganito. Opo. Ako, dahil kung hindi ko siya pinagtabuyang umuwi, hindi siya makikita ng mga taga-ibang lupalop na yun. Kaya bilang kaparusahan niyo sa akin,
hindi ko na magagamitin ang saklay na ito. Magtitiis na lang ako. Magpapakasakit. Ibalik niyo lang po sana ang pangunawa ni Ramon. Para niyo nang humabag. Ako rin po, tulungan niyo lang si Ramon. Hindi ko na itong gagamitin, Senador. Huwag kang matakot, Narda. Alam kong dakila ang iyong puso at malinis ang iyong kaluluwa. Kaya tutulungan kita. Lahat mo ang iyong palag at may bibigay ako sa iyo. Pagmasdan mo ang batong yan at may mababasa kang pangalan. Ngayon, lunukin mo ang batong yan at pagkatapos ay sambitin mo ang nabasa mong pangalan at ikaw ay magkakaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan na gagamitin mo lamang sa pagtatanggol sa katarungan at sa mga api. At kung ibig mo namang magbalik sa dati mong anyo, sambitin mo naman ang iyong pangalan. Paalam, Narda, at patnubayan ka nawa ng magandang kapalaran.
malungkot ko mana. Eksensya ka lang ng utak ni Ramon. Ayun ang katuloy ko. Ito? Bakit? Ano ito? Gagamitin ko para makilit ang kanilang sinin. May sorry sa pera doon. Kailangan makita ni Ramon ng ganito. Narda! Dean! Alika na. Ramon? 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 Ano nangyari sa akin? Ha? Hindi ko alam eh. Hinabol nga kita rito para humingi ako ng paumanhin eh. Alika muna, maupo ka muna doon. Sige, Ramon, maupo ka muna. Ewan ko nga ba kung ano nangyari sa akin. Parang nanaginip ako. Anong panaginip? Pero itong may mga tao na mga nagtatanong tungkol sa buhay-buhay dito sa lupa. Kung sino ro ang pinakagham dito sa siyensya sa lakas ng nuklear. Ano naman ang sinagot mo? Di si Dr. Usman. Kilala naman ang lahat yun eh. Ang hindi ko lang nasagot, kung saan nakatira. Basta sabi ko sa Manila lang. Ikaw ba, alam mo kung saan nakatira? Siguro sa bahay. Ramon, ano pang ibang itinanong sa panaginip mo? Marami. Tulad halimbawa ng
kung sino raw dito ang pinakadalubasa sa metal. Ano naman ang sagot mo? Hindi ko na matanda kasi panaginip lang eh. Ihatid ko na kayo. Isipin mo muna. Oh. Sige na, anong pang ibang tinanong sa'yo? Wala na eh. Isip na nga ako eh. Wala na. Pilitin mo. Sus naman eh. Pinipilit ko na nga eh. Tara, hatid ko na kayo. Paano? Teka muna. Kwentuhan mo pa kami tungkol dun sa mga ibang mo pang napanaginipan. Ano? Teka. Parang may nagtatanong sa akin kung sino raw ang namumuno sa pagpapaunlad at pagbibigay ng higit na halaga sa ating sariling kultura. At, at kung sino rin daw ang namumuno ng paggising sa wastong diwang moral at pagbibigay diwa sa ating damdaming makatao rito. Oh, Pika. Ayan ka na naman. But, nasagot mo? Hindi ko alam yan, ah. Andali, sina Doktora Anastasia Madrid at Dr. Jiquiri Usman. Simple. Eh, saan mo naman ako ang mga pangalan yan? Aber, inimbento mo ba? Sa inyo. Ano sa amin? Eh, kababasa ko lang doon sa magazine sa inyo kahapon. Oh, liga, ihatid ko na kayo. Huwag muna. Diyan lang naman ang sa amin eh. Sige pa, isipin mo pa kung ano pa mga tinanong sa'yo at saka mga sinagot mo. Wala na. Basta't mag-isip ka pa, baka meron pa. Eh, talagang wala na eh. O, paano, Aling Narda? Kung talagang ayaw niyo magpahatid sa akin, uuwi na ako. Baka sa kakausisa mo eh, madismaya pa ako. Ikaw nga eh. O, sige. Ikaw, Oti, ilang basin. Kapag-awin na nga yung tao, ayun, biktima mo ng tagapay, so sir. Kasi tanong ko ng tanong, parang MBI. Eh, paano naman, nasisiguro ko na yung mga nagsipagtanong ngayon, mga tiga-flying saucer. At kaya sila nagtatanong ng ganun, dahil meron silang masamang bala. Pwede. Halika na din, uwi na tayo. Hanapin natin yung sinasabi nila mo mga comics. Sa ikalabing dalawa ng buwang ito, sa ganap na ikawalo ng gabi, ay magtatanghal ang magkasabay sa panayam sa Channel 13 sina Doktora Anastasia Madrid na siyang Pangulo ng Komisyon sa Kasaysayan at Kalinang ng Pilipinas at si Dr. Jiquiri Usman na siya namang namumuno sa komisyon sa paggising sa mga dating kaugalian at diwang moral dito sa kapuluan. Di mo yung gabi ko nga. Ay, ano sa? Kasing gabili yung pwesta sa kayo ng tasa. Gusto ba niyo kasira ang mga mata ninyo, ha? Tama na. Tama na yan. Siya, matulog na kayo. Oo, Lola. Matutulog na kami. Tulog na, ha? Magsitulog na kayo. Suya, maaga pa naman. Huwag ka maingay. Kaya lang ako pumayag, dala alis ako. Ha? Saan tayo pupunta? Ako lang. Pupunta ako kay Doktora Madrid at kay Dr. Usman dun sa Channel 13 sa TV. Bakit? Ikaw, ina-ingay mo eh. Kasi, hindi ba sabi ni Ramon na isa sila sa mga ipinagtatanong ng mga tiga-ibang planeta? Eh baka meron silang balak na masama. Di ba buti nandudun ako? Ngayon pa iuutos ko na ang kanilang kamatayan. Bakit o? Si Dr. Usman ba? Si Dr. Madrid ay napangalig? Oo. Pagkat magtatagumpay sila sa mga adikain, ang kanilang pinamumunuan ang komisyon, ay mahihirapan tayo sa pag-abaw sa planetang ito. Ang mga tao ay magkakaroon ng tibay at lakas ng loob. May paglaban ang kanilang sariling tahanan, bansa at lupa. Laban sa sino mang magtatangkang sumiil o mga pisa kanila. Kaya ibabalik ko kayo muli sa Maynila. At sa pagkakas-
pagkakataong ito ay duputin buhay ang dalawa. At kung tapos na tayo sa pangangailangan sa kanila, ay maaaring nila silang patayin. Paliwanag pa. You can post your men. Yes, sir. Okay, mga bata. Magpusto na tayo. Planeta ng Arco Iris sa galaksi. Planeta ng Arco Iris? Sa galaksiya ng kampal na araw? Imposible! Ngunit, totoo po. Arco Iris, huwag mo akong lukuhin. Ang planetang yan ay milyong-milyon at bilyong milya nakalayo dito sa lupa. At wala pang sasakyan na natuklasan upang makapaglakbay na ganyang kalayo. Sa buwan pwede. Pero as Arco Iris, nunca. Huwag mo akong lukuhin. Meron. Kung ibig niyong makita, ay sumama kayo sa akin. Bakit ako lang?
Ano bang binabalak ninyong gawin sa akin? Ha? Nais kang turuan ng aking pinuno sa mga hindi mo pa alam tungkol sa lakas nuklear. Masama ba yun? Hindi, hindi. Pero ibalik mo rin ako agad, ha? Oo. Kahit anong oras ninyong nakikin. Pero tutulungan mo ako makalabas para rito na walang makakapigil sa atin. Oo. Nanay, si Lola Binay ba? Hindi. Ay, sino? Si Narda. Narda yung nga po? Oo, eh, alam mo, ganyan kami. Oh. Nagaganon dahil nagalit sa akin kanina. What? Kaya kinakailangan awitin natin yung romantic. Yung anong romantic? Eh, ito yung para mapatunayan mong mahal mo isang babae. Ah, yung para umamo ang kanyang kalooban? Oo. Ganun ba? Oo. Teka. Ah, ito. Pakinggan mo rin. Rodi Balcangaran ng aming mga napagapagapa. Pangarana? Eh, pangarana sa patay yan eh. Hindi mo naman sinabi. Basta ka mo yung makakakuha ng babae. Ako, dyan ako nakakuha ng babae. Sinasabi talaga yung bigay na bigay pagkanta. Bigay na bigay? Oo. Dahil nagkagalit kayo, kailangan... Ay, yung para umamo? Mm-hmm. Ay, hindi. Bigay na bigay, ha? Oo. Kung nais ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y iyong ibigay. Ang bihira ka naman. Eh, bigay na bigay. Eh, sabi mo, bigay eh. Eh, hindi mo ibinigay eh. Binagsak mo eh. Hindi ko naman malaman sa iyo yung pang-romansa, yung kinanta ni Rubin Tagalog. Baka yun eh, talagang yun eh, pang-romansa yun eh. Diyan nga, ako sige. Anong one? Yung dungawin mo hilang. Yan. Okay. Oo, maganda yun. Gusto ko yan. Oo, sige. Akong kakanta. Ikaw? Oo. Bigyan mo ako sa kwan, sa key of C. Eh, ikaw na. Eh, kala ko, kaya mo ako sinama rin. Eh, ako kakante. Yung pali, gagawin mo lang ako ang lila. Hindi, teka muna. Eh, kaya kita sinama para ikaw ang gumitara sa akin. Eh, hindi ako marunong. Eh, tsaka alam ko magaling ka rin. Eh. Ay, sige, sa bagay. Rin sa lugar natin, wala namang magaling rin. Eh, kundi ako lang. Eh. Tsaka alam ko makapagbibigay ka ng tamang tempo sa akin. Okay. Pag sinabi ko sa iyo, tinuro kitang ganyan, umpisa ka, ha? Oo. Oh. Thank you.
Ate, tawag ko yan, Lola. Ate, gumamu ka na. Lagi dito si Ramon. Ate? Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalangin na puso ko dahil sa'yo'y nabubuhay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalangin na puso ko dahil Narda! Hoy, Narda! Aba, patatapos na yung kanta ng mga tao ay naririyan ka na! Hoy! Labas na riyan! Akong ilaw. Pero bumangon ka na dyan. Talilat na kakaya kay Ramon. Nakapagburol pa naman yung tao. Tali ka na, magbihis ka na. Sasabihin ko ng bibihis ka lang, mapakitin ko na. Pangalawang pangalan na nabanggit ko sa aking panaginip kanina. Baka gusto mo malaman. Ano? Yung espesyalista sa metal? Oo. Anong pangalan ng sinabi mo? Yung nabasa ko sa dyaryo nung isang araw, tungkol sa siyentipiko. Si Dr. Antonio Villafuerte. Ang galing pala nun. Kahit sa ibang bansa, kilala. Oo. Hindi naman sa ipinagtatabuyan kita, pero... masyado ka yata napalabang kanina. Baka gusto mo na magpahinga, di magkita na lang tayo bukas. Oo nga, no? Sige, alis na ako. Para makapagpahinga ka na rin. Lola. Sige, sasabihin ko na lang. Sige. Thank you.
gising na si Ramon, baka mahuli niya tayo. Dali, dali! Natahimik na. Siguro tapos na ang away. Naku, itay. Makapatay na si Ramon. Tignan mo natin, itay. Sige na, itay. Ayan, oh. Kuytay si Ramon. Ito yung mga kalaban ko. Ayan, oh. Ako may gawa niyan? Oo, oo. Ito pa. Sila po ay reporter daw. Ibigay mo pa sa akin. Pasok mo sa loob. Never mind, Major. Pero, Doktor, hindi ko pa siya na sa secret check. Never mind, bumaila naman. Relax, Major. Relax. Yes, sir. Hello. Meet Miss Cara ng Science by Jessup. Bopo ka. Thank you. Violet stockings? Mm-hmm. I hope you don't mind. Sure. Oh, fish makeup? Yes. And violet hair too? Yes. Yan ba uso ngayon? Mm-hmm. Ang fashion nga naman. What can I do for you? Ipinadala po ako ng aning magazine para kunan kayo ng litrato at counting interview. Mm-hmm. Mahari. Di po ba may roof garden dito? Mayroon. Diyan lamang sa next floor. Pwede po bang doon tayo magkuhanan para mas maganda ang liwanag sapagkat naiwanan ko ang aking strobe light? Mahari, pero... 10 minuto lang mabibigay ko sa'yo. Tama na po yun. Saan po ang daan? Nagumahin, Nanjor. Pero, Doktor, kukunin lang ako ng trato sa itas. Sandali lang. So, uy.
doktor pala rito. Sino kaya sakay? Ako po. Saan ko po kayo dadalhin? Ako, ako, ako. Okay, magsumag. Okay, magpag. Elektra. Kung hindi rin natin makukuha,
ang kanilang dalubhasa sa lakas nuklear at eksperto sa metal. Ang ating misyon, naiuwi ang planeta nito sa ating sariling galaksiya, ay matutupad sa anumang paraan. Let's go on with the celebration. Thank you.
Siyang gamitin natin kasangkapan para mahulog sa ating mga kamay ang mga dalubhasang kagamitan. Makailangan natin makatulong sa paglilipat ng planetang ito sa tabi ng Arco Iris. Saan ko natin siya hahanapin? Mahal na Elektra? Ano yun? Yung lalaking kinuna natin ang esensya ng utak. Ang pangalan niya ay Ramon. Siya ang kasundahan ng amin na kalaban. Paano mo nalaman? Sinabi ko ni Darna. Sinong Darna? Siya ang babaeng mandirig mo. Nadinig ko namin. Sinabi niya kay Mrs. Madrid. Kung gano'n, wala tayong dapat gawin kundi hanapin si Ramon para maging paen upang ang Darna ito ay ating mabihan. Tama. At napakaliit ng kanyang daigdig upang hindi natin siya matagpuan. At sa pagkakataong ito, ay ako ang lalakad upang tayo ay makatsak ng tagumpay. Alisin mo ang damit mo, baka nagkasakit ka. Maaari bang tulungan mo ako mag-iit ng pantalan?
natin sa labat para mainitan si Kumurama. Nasira ang kotse kaya't naglakad ako. May nakasalubong ko isang lalaki. Bigla na lang akong sinugatan. Nagtatakbo ko hanggang sa makarating ako dito. Mabuti na lang ang tinulungan mo ko. Gusto mo ba pagtila ng ulan, ihatid kita sa munisipyo? Huwag na. Yakapin na lang ako. Ha? Miss... Mas maigpit. Tiling tulog ang iyong isipan hanggang iutos ko magising at ikutos ko ang aking kamay. Wala akong maaalala sa mga nangyari kagabi. Ako na lamang ang magtataglay nun sa aking gunita hanggang sa magbukas ang panahon. Pag-alis ko ngayon, maghintay ka na isang oras bago ka bumangon. Hanapin mo ang iyong kasintahan. Pagkakita mo, sinasan mong sumunod. Dali mo sa manggahang kahanggan ng bakuran mo. Pagkatapos, ay wala ka nang gagawin at madarama hanggang sa gisingin ko ang isip mo. Paalam, Ramon. Tak.
Galing sa aming galaksiya na kahit ikaw ay hindi mo kayang tutuloy. Gagamitin namin ni Usman upang ilipad at itawid sa kalawakan ng daigdig na ito hanggang doon sa aming galaksiya. Yan eh. Yalisa ang kabungang walang kapantay. Kabungan? Anong kabungan? Kabungan ba na ihanap namin ang kaligtasan ng bilyong-bilyong kasama namin sa Arco Iris? Yan. Ay, kadakilaan. Kadakilaan? Kadakilaan bang hangarin ninyong nakawin ang aming daigdig? Sino kayo? Langit at lupa ang pagkakaiba namin sa inyo. Ang aming sining at siyensya sa Arco Iris ay nakarating na sa ikasyam na antas ng mataas na karunungan. Samantalang kayong taga rito ay nasa pangalawa pa lang. Tulad sa medisina, matagal na namin natuklasan kung paano mo pananatiling sariw at malusog ang pangangatawa ng tao. Kahit na sila'y abutin ng daan-daan taon. Kahanga-hanga. Ngunit yan ay hindi nagbibigay sa inyo ng karapatan na aggawin ang sarili naming planeta. Karapatan? Wala. Ngunit katuwiran, meron. Dahil nga sa napahaba namin ang buhay ng mga taga-Arco Iris, dumami kami ng dumami. Kaya't ngayon, ang maaaring kilusan lamang ng bawat tao, maging bata man ang matanda, ay halos isang metrong parisuhat lang. Yan ang dahilan kung bakit kailangan namin ang kakambal na daigdig para malipatan sa labis namin populasyon. Ngunit kapag inilipad ninyo ang daigdig nito sa inyong kalawakan, ang lahat
bagay nito. Maging tao, hayop man, o halaman, ay mamamatay ng lahat. Em, hindi ba't yan talaga ang hangad mo? Ang mali po lang lahat ng tao sa planeta nito. Nagbabaliw ka na ba talaga? Bakit naging hangad rin mali po lahat ng tao nito? Iwasan ang labis na pagdami ng populasyon sa pamamagitan ng wastong pagpigil o paglago ng bawat pamilya. Anong kinalaman niya sa sinasabi mo? Kami na rin ang naghahangad sa sarili namin pagkalito. Ngayon ay meron na 4 na bilyong tao dito. Marami na ang namamatay sa gutom, malnutrition at sakit. At sa bilis ng pagdami ninyo, sa loob ng 50 taon ay aabutin kayo ng 10 bilyon. Diyan na darating ang pagsisiksikan ng mga tao. Hanggang sa pinakamataas na bundok. Kasunod, pestilensya. At panghuli, ang pagkaubos ng kasariwaan ng hangin na kailangan nyo lang hapin upang kayo mabuhay. Ang wakas, kamatay. Kailan mo madadala rito ang mga taong kailangan ko? Parin kayo magtatagumpay. Bakit? Oras na mabalita ang mga binabalak ninyo. At ang ganyang kalaking operasyon ay mahirap piliin. Lahat ng kababaihan dito na tulad ko na may lihim na kapangyarihan. Marami kami. Libo-libo. Ay tsak na ahad lang sa inyong mga binabalak. Kung sa akin lang mag-isa, nahihirapan kayo. Libo-libo pa kaya. Kayo rin. Ang ibig mong sabihin, marami dito ang katulad mo. Bakit wala na kami nakita iba? Sapagkat kung hindi kailangan, meron kaming pangkaraniwang katauhan na ginagamit na hindi ka pansin-pansin. Kung papayag ka, tayong dalawa mong laban. Kapag tinalo mo, ako ang gagawa ng paraan upang maitaguyod ang inyong palo kung walang makakalam. Eh, kung talayo siya, ibabalik niya ang ulo na pila. Lilisanin niyo ang lupa. Hindi na magbabalik yung lupa.
Malinis ng kanyang tagumpay. Tayo dapat tumukod sa ating pangako. Sapagkat tayong mga taga-arquiris sa mesang salita. Isoli mo ulit natin naman bago kayo umalis. Maybe. Ngunit maligaya akong aalis. Sapagkat natitiya ko na ang namagitan sa ating dalawa ay magbubunga na isang alaala na aking pakaingatan habang ako yung bubuhay sa aking sariling baby. Ang taong yung ginagawa mo niyan.